Hello, hello, hello everyone! Nagbabalik si Shrimpy Blogger. Ayan. Gagawa po tayo ngayon ng mango ice cream. Kung paano po ito gawin, watch the whole video po. Tatlong ingredients lang po ang ilalagay natin sa ating mango ice cream. So, napakadali pong ano gagawin. Kaya kung ready na kayo, ano na, sabayan niyo ako. Ayan. Ano po ako ng mangga. Nag-slice po ako ng mga mangga. Tapos, iscoop lang natin gamit yung spoon natin. Ayan. Ayan, ganito. Gamit yung spoon natin, ilalagay natin dito sa ano ng blender. Kasi i-blend natin ito. So, ganito lang. Kukunin natin yung mga ano natin, yung mga ano, yung mangga natin, scoop lang po natin. Pag malutong is masarap. Ayan. Lagay lang muna natin dyan. Kailangan tayo makakuha ng, maka-blend ng isang cup na 1 cup ng mango na nag-blend po natin. Easy lang po or easy step lang po ito kasi ano 3 ingredients lang po. Ayan, scoop nyo lang gamit yung spoon. Kailangan makabuo tayo ng isang cup ng mango para maano maging masarap yung ice cream natin. Ayan. So, ito yung mga nasa gilid ng mango. Kung ano, lubagpas kayo sa 1 cup, pwede rin. Ayan. Tapos, i-blend lang po natin ito. Gamit yung ating blender. Ayan. Ito yung bingo puree. So, ayaw niya talaga. Ayaw talaga mag-blend. So, ano gagawin natin? Tanggalin natin siya kasi siya lang yung buo na hindi ma-blend. Ewan ko kung bakit. So, tatanggalin natin ito. Ayan. Sana umabot na tayo ng nakaabot tayo ng isang kilo. Ay, isang cup. 1 cup of mango puree. Ganito. Siguro umabot na nakaabot tayo ng isang. Perfect.
1 cup of mango na blend. So ang susunod natin gawin ay ilagay natin yung pangalawang ingredients natin. Ito yung number 1, yung mango, tapos isa i-mix natin yung dalawa pang ingredients na heavy cream at sweetened condensed milk, 14 ounces. Gumamit ako ng heavy cream, 2 cups. 2 cups of heavy cream yung ginamit ko. Ilagay ko lang siya dito. Tapos, ilalagay natin siya dito sa, bowl. Halo-haloin lang natin itong tatlong ingredients natin. Yung mango. Mango natin. Ayan. Tapos, yung ating 2 cups of heavy cream. Ayan. Lagay natin. Tapos yung ating 14 ounce sweetened condensed milk. Lagay natin dito sa ating bowl para ma-mix silang lahat. Ayan. Yung ating condensed milk. Tapos, ilalagay na natin siya dito sa ating mixer. Lagay natin siya dito sa ating mixer. Mix natin ito ng slow, sa hindi po malakas. Slow lang yan. Hindi pa pala na on. Ayan. For 8 minutes. Hanggang sa mag-ano siya, mas sticky. Ayan, nakikita nyo yan. Low speed po yan. Nasa low. Pag makikita natin na medyo sticky na siya, ayan. Saka natin i-increase yung speed. Pero sa ngayon, ilalagay ko lang muna siya sa number 4. Number 4. Number 4 yung speed niya. Hanggang maging medyo sticky siya. Tapos pag ano na, bibilisan na natin. Ayan. Pag naging ano na siya, medyo malapot na, increase natin yung speed ng medium speed. Yung paborito kong kulay ng ano is pink, pero ito ay naging iba, naging blue. Binili ko kasi ito sa coworker ko sa Whirlpool.
nung nagtatrabaho ako sa Whirlpool, binili ko ito sa kanya. Kasi gift din niya ito sa Whirlpool kasi mayroong activity ata 'yun, family day, tapos pumunta siya doon, tapos nanalo siya. Ito yung napanalunan niya. Kaya binili ko sa kanya. Hindi ko alam yung kulay is blue. Pero sige na lang. Ayun, nag-i-increase na ako ng speed. Medyo malakas-lakas na. Kung malakas-lakas na yung speed niya. Kasi medyo malapot na ng konti. Kung 8 to 10 minutes ko ito na nakaganito. Tapos increase pa natin yung speed. Mamaya. Kung nakikita nyo, nag-increase na din yung speed. Na-smell ko na yung yung mango. Ang sarap. Ang bango. Bisan ko na siya, guys. Para maging malapot na malapot siya. Transfer na natin siya sa ating kalagyan. Transfer natin siya sa ating lalagyan. Yan na po ang mango ice cream. Ayan. Kung makikita nyo, ayan na po. Tapos, hindi man siya nagkasya sa sa lalagyan. Lalagay siya natin dito. Sana magkasya.
nagka-share rin. Tapos, meron pa tayong gagawin dyan. Kailangan natin ng, lagyan natin ng toppings na mango din. Ayan. So, ang gagawin natin, kukuha ulit ako ng mangga. Tapos, mag-slice ulit. Hugasan naman natin itong mangga. Hugasan natin itong mangga natin para malinis yung ating mango. Tapos, yung gagawin natin dyan ay ilalagay natin yung mangga natin sa ibabaw ng ating yung iba, pwede nyo rin, kung gusto nyo ng yung kulay talaga na yung yellow, more on yellow kayo, pwede kayong maglagay ng food coloring. Kung gusto nyo yung color ng ice cream is mas yellow, more on yellow, kasi ito hindi man ito dark na yellow, di ba? So, ang gagawin nyo, maglagay lang kayo while nag-mix pa yung mixer nyo, ilalagay nyo dyan yung food coloring nyo. At tikman nyo din kasi kung medyo hindi pa matamis sa inyo, kasi iba-iba kasi tayo ng taste. Kung gusto nyo ng mas matamis pa, lagyan nyo ng asukal. Kung gusto nyo medyo matamis, lagyan nyo ng asukal. Para maging matamis yung ice cream nyo. Ayan, yung ginawa natin is, gagawa tayo ng dito. Ayan, para maging toppings natin dun sa ating ice cream. Scoop ko lang yan. Ayan. Siguro isa lang ang pwede natin okay na ito. Para mayroon ding toppings yung ating ice cream. Ayan. Slice lang. Hindi na ako gumamit ng wala nang chopping board. Dito na lang. Tapos, pagkatapos natin maglagay nito, ay lagay na natin siya sa ating freezer. Titikman natin kung okay po. Matamis na po siya, matamis. Kaya, no need na maglagay ng asukal. Ayan. Ang gagawin natin is, ilalagay natin ito dito sa ating ice cream. Ayan. Yung mga chunky-chunky. Natin dito sa top ng ice cream natin. Lagay natin siya dito sa isa. Dito rin. Homemade mango ice cream.
ito ang ating homemade mango ice cream by Shrimpy Vlogger. Huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe ng aking channel at mag-comment din po kayo sa chat box kung mayroon pa kayong mga question para masagot ko kung ano ang mga question niyo. Comment lang po kayo. Don't forget to subscribe, like, at ring the notification bell para sa mga susunod nating mga gagawin pa na mga videos. Kasi di ba sayang din ito, kaya tuduhin na natin. Masarap naman pag marami, di ba? Pag marami yung toppings, walang nakakaano sa walang masama sa masobrahan ng mango. Masarap nga, di ba? Pag maraming mango yung yan, lagay natin diyan. Lagay natin pag meron pa diyan. Ayan. Hintayin ko na lang na malagay yung malagay natin yung natin. Ayan. Lagay natin ito. Takip. Tatakpan na po natin ang ating mango ice cream. Ayan. Tatakpan na natin ang ating mango ice cream. Kaya, ito na ang next step. Ilalagay sa freezer. Ilalagay po natin ito sa freezer. Para, ang ako po is, ilalagay ko whole night. Whole night. So, kinabukasan, pwede na ito. Kasi, sobrang, ito. Masarap kainin. Kaya, lalagay na natin ito sa freezer. Babalikan natin ito bukas. At kakain na. It's time to eat na tomorrow. Don't forget to subscribe, like, and hit the ring button for notification. Kaya, ito na po yung ating mango ice cream. Sobrang tigas na po. Ewan ko kung ma-scoop ko pa ito. Sobrang na. Kasi, 1 PM ata ako kahapon na gumawa nito. 1 or 2 PM. Tapos ngayon ay 3:30 na po. Oh, 3:50 na po ng hapon. Kaya, ito na po yung result ng ating mango ice cream. Sobrang hard. It's like a rock. Hard like a rock na po. Ayan. Ito na po yung ice cream scoop. Ewan ko kung ma-scoop natin. Tapos ito yung ice cream cone. Sana nga lang maano pa natin, ma-scoop pa natin, 'di ba? Ayan, ito po yung ice cream cone natin. Waffle cones. Waffle cones po 'yan. Sana ma-scoop natin. Ayan. Tapos itong cone ko, ice cream cone, madali lang ding ma-crack. Sobrang Kasi dapat lang ito is 6 to 8 hours na ilalagay sa freezer. Tapos nilagay ko like kahapon na sobrang 24 hours na. Oh my god. Sobrang tigas. Hindi natin ma. Masarap po.
Pero hindi natin malagay sa cone kasi hindi tayo gagamit nito. Tignan natin pag kutsara yung ginamit natin. Ayaw mag-ano ng sobrang tigas. Sobrang matigas po. Tignan natin pag ang spoon ay uumubra po. Baka mabali din ang ano, mabali din itong spoon natin. Baka mabali itong spoon. Sa sobrang tigas itong freezer na to, my God. Yan, lagay natin dyan dito sa ano, sa spoon natin. Parang bato sa ano, sa sobrang tigas niya. Hindi pwede gamitan ng ice cream scoop. Masira pa yung ano ko dito. Kutsara, mabali. Konti-konti na lang lagay natin dito sa ating ice cream cone. Okay. Sarado muna natin ito. Lagyan natin dyan yung big piece na mango. Yung toppings natin, diba? Yung nilagay natin toppings kahapon. Balik ko ulit. Ay, sir, ha? Bukas before ako kumain yan, siguraduhin ko na i-ano ko. Siguraduhin ko na ilabas ko muna. Ayan na ang ating mango ice cream. Please don't forget to subscribe my channel for more videos. And please ring the notification bell para po ma-update kayo pag may bago akong upload. Ayan, ito na po yung mango ice cream natin. Ayan, tignan niyo, maganda, di ba? Thank you guys for watching. Please like, subscribe, and comment po to my channel at ditong video. Please comment below po, like, and subscribe. Thank you so much, guys.